So, hello mga kaka-Gel Blaster. So, sa video natin ito is i-unbox natin ang ito, ang Tiangong ARP9. So, ito ay version 2. And sa video na to, ayun, ipapakita natin kung ano yung box contents. And then, yung specs ng unit, i-assemble natin, titignan natin yung kanyang weight, length. Titignan natin kung ilan yung factory charge niya. Then also, mag-FPS test tayo and rate of fire. And then, titignan natin ano yung pros and cons. And then, ano rin yung mga further upgrades na pwede yung ilagay. And then, kung sulit nga ba siya. So, without further ado, let's get started. So, bali, ito nga. So, yung ating unit is isang ARP9 na yung brand is Tiangong. Isa sa siyang mga famous or kilala pagdating sa ARP unit. So, ayan. So, black variant yung ating for demo ngayon. And version 2 na siya. So, may version 1 and then may version 3 na rin. And sooner, parating na yung version 3, i-review rin natin siya. So, focus na muna natin tayo dito sa version 2. So, ARP9, hindi lang siya yung brand ng ARP9. So, may mga HL, XYL, may mga GNC or something. So, iba-iba yung mga brand ng ARP9. Pero ito yung pinaka mura or pinaka cheap sa market, alam ko. And pagdating naman sa qualities, hindi tayo mapapaya. So, ayan. Box content, checkin muna tayo. Siyempre, ito yung manual. Ayan. And then, yung pinaka unit. Ayan, okay. So, ayan yung unit. Then, battery. So, 7.4 volts na battery. Stock battery. Stick magazine. Yun. Mga nylon sights and screw para malagay siya. Meron rin siyang, ayan, yung removable na flash hider. So, threaded na yung unit compared sa version 1. Yung version 1 is halos kamukha niya lang. Yung only difference is or noticeable difference is walang thread yung sa version 1. Then also yung sa version 1, iba yung kulay ng blowback cover niya. So kung di yung nagkakamali is black or something, ganun. Ito medyo gray na siya. Ayan. Then ayan yung ating free na milky white. So siguro nasa 5,000 to. 5,000 milky white also. Ayan, meron siyang mga Allen key para sa mga parts na to. Ayan, sa mga pagkakalasin siya. And kapag mag-adjust ka ng ibang parts na kailangan ng Allen key. Pero mostly sa pangkalas siya ng ayan, mga rails ng unit. So ayan, kailangan itabi to. Magagamit siya in the future. So ayan, i-assemble naman natin yung unit and at the same time, pakita natin yung kanyang specs, yung kanyang build, and yung mga features niya. So, yan. Pag-assemble nito, yung kanyang battery chambers nandito sa buttstock. Tanggalin muna itong adjustable buttstock, then buksan. So, ito medyo mahirap nga lang buksan yung ditong sa part na to. Sometimes kailangan mo ng prying tool or pang ano sa kanya, pang open talaga. Ayan, yun. So, ito yung battery, ano niya, connector. Then, unang ipasok yung battery. Then, di ka naman magkakamali dahil yung kanyang pinaka-pin is yung kulay black. Ayan. Yun, so connected na siya. And then, ipasok lang sa loob ng buffer tube yung sobrang wires. Or ang tawag ito. Yeah. Yung kanyang battery tube. Then, ibalik na natin yung kanyang adjustable buttstock. So, yan. Yan. Then, natanggalin natin sa box para makita na maayos sa ating recording. So, itabi ko na muna yung box. Yan ang ating unit. Magazine. Ayan. So, yung kanyang tip is threaded na.
16 mm or 14 mm to. Ayan, 14 or 16 mm. Double check na lang, and then counterclockwise siya. So, alam ko yung mga pumapasok dito are 14 mm, kung di ako nagkakamali. So kung di 14 is 16 mm. Ayan. Then yung magazine, dito yung lagyan niya ng bala. Ayan. So yung kanyang body is yan, solid nylon, pati yung magazine. Trigger is nylon also, metal ito. Then yung mga rails are nylon also. Nylon rin yung kanyang flash hider or muzzle cover. And then yung inner tube niya is alloy. So makikita dito yung dulo. Ito. So, ayan. Alloy na siya. Then, yun. Para sure, kuha ko ng panukat. Sukatin natin kung ilan yung diameter ng kanyang thread. Bali yan, kumuha tayo ng caliper para ma-measure natin. I-reset lang muna natin. Then, ayan. Yung inner diameter niya is ayan, 13. Or yun, 14. So, kung estimate natin is 14 mm to. So, mga 14 mm na threaded counterclockwise. Ito, sukatin din natin to. Ayan, so, sukat niya is ayan, 13.9 or 13.86. So, 14 mm. So, 14 mm yung kanyang threaded tip. So, lahat ng mga accessories na 14 mm or magkakasya dyan, malalagay nyo. Then, counterclockwise yung thread. So, sa pag-ikot, huwag paka lakas or solid yung pag-ikot. So, itry muna kung saan siyang part na papasok or maglalak. Doon mo siya iikot totally. So, yan. Then, ilagay din natin yung kanyang mga nylon sides. So, yan. Provided na rin yung kanilang screwdriver. Yan. Okay. So, ito sa likod. Meron siyang dummy adjustment. So, ito yung size nito is alam ko is 22 mm. Try rin natin siya. So, yung rail is, ayan, 21 mm. So, yung mga standard rail, kasi yung iba is maliliit or, not sure ilan yung size, pero ito yung standard na 20, 21, 22 mm. Na nasisikapan naman yan. So, yung kanyang pinaka-rail is yan, 21 mm. So, pag bibili kayo ng accessories, make sure na papasok sa siya 21 mm. Ayan. 21 or 22 mm. So, same dito. Ayan, 21. Tapos, pareho lang yan sa ilalim. So, ayan, 21 mm. Ayan. Okay. Ayan, lagay natin yung sights. So, luwagan lang muna yung screw. Once na naluwagan siya, yung dito sa dulo niya is medyo maglulusen up siya. Then, doon mo siya malalagay. So, yan. Ganyan. Itapat ito sa dulo. Dahil kapag mag-prime ka, ayaw mo naman siya tinatamaan. So, sakto lang dito sa dulo ng kanyang rails. So, nagpapaluwag pa. Yun. Yan. Once na po muna yung gusto mong adjustment,
Sikapan lang ulit ang kanyang screws. Ayan. So, medyo igalaw-galaw lang siya kasi yung trick dito, itong mga screws are kakagat dito sa isa sa mga, ano yan, mga notch. So, kung dito mo siya nalagay, kailangan mong i-move para pumasok dito ang mga screw. Ayan. So, solid nylon rin yung kanyang sights. So, hindi sila ABS plastic or any cheap materials. And, yung gearbox nito is Gen 8. And, yun, also, nylon rin yung kanyang gearbox. Same as sa kanyang gears, nylon rin. Battery 7.4. Magazine capacity nasa 120 to 150 gel balls. Though may nabibili na na drum mag para sa unit na to. So, around 1,000 pesos, alam ko. So, same din dito sa front. Ganun din. Luluwagan yung isang side. Yun. So, ayan. Lagay na natin yung kanyang nylon sights. Tapin na natin yung kanyang screw. Next is, i-weigh in naman natin siya. Ilang grams siya. Ayan, 0.0. So, ang kanyang weight na walang gel balls and battery lang yung nakalagay, sights and flash hider. Is nasa 1,219 grams or 1.2 kilos. Ayan, so all stocks to. Wala pong na-upgrade. So, ayan. Ito yung firing mode niya or firing switch. So, ayan. Nagkiklik siya sa version 1. Hindi siya nagkiklik. Also, ayan. Nasabi ko na kanina, nasa version 1, hindi threaded yung dulo. And, alin pa ba yung comparison? So, better wiring daw to compare sa version 1. Pero sa version 1 is ano naman siya, alloy na rin yung inner tube. Though sa ngayon yata wala na nagbibenta ng version 1, halos version 2 na yun sa market. And same price lang sila. Pero lugi ka kung natapat ka sa version 1. Kasi yun nga, hindi threaded yung tip mo. Napakaraming accessories na pwedeng ilagay sa threaded tip. So tingnan natin yung minimum and maximum length niya. So minimum length niya is... Ayan, maabot siya ng... Ayan, ito pa minimum nasa 50... Ilan ba yan? 50.5 centimeter. Ayan, 50.5 centimeter. And then kapag fully extended, yung kanyang buttstock. Fully extended ang kanyang buttstock. Umaabot naman siya ng... Ayan. So, 59 centimeter. So, from 51 or 50.5 to 59 centimeter. So, halos 8 inches yung nabibigay na length ng kanyang buttstock. So, yung susunod naman natin is... i-test fire natin siya. Titignan natin yung kanyang FPS and rate of fire. So, additional features pala niya is meron siyang blowback pag hinila mo tong charging handle. Ayan. May mag prime siya. So, naririnig yung motor na umiikot. Ayan. So, yung nangyayari nun is meron siyang motor dito na nagpapapanik ng mga gel balls para kapag tumaas na yung mga gel balls, ready to fire na. Yun yung gamit ng mag prime. Then blowback, ayan. Yung blowback niya is nakaangkas lang itong cover sa kanyang cylinder. So wala siyang separate spring or any
mechanism na nagko-control ng kanyang blowback. Then, ano pa ba ang feature niya? Full nylon, nylon gears, nylon gearbox, semi or safe, semi, and full auto. Then, yun yung blowback na ginagalaw yung kanyang cover. So, to simulate yung shell ejection. Ayan. So, ayan. Yan ang ARP 9 version 2 ng Tiangong. So, punta naman tayo sa firing sa kabila para mag-test fire ng FPS and rate of fire. Bali, ayun, bago tayo mag-proceed sa test firing ng FPS and rate of fire, para lang clear, ayan, papakita ko muna kung ilan yung kanyang charge. So, naka-factory charge siya na out of the box is, ayan, 61%. So, light ion. So, tignan natin yung cell niya. First cell is 3.7. So, per cell is around 4.1 yan kapag full charge. Kapag, ayan, regular is 3.7, 3.8. So, 59%. Yung cell 2 niya is 3.2, or 3.8 volts. Bali, 2 cell lang yung battery natin, and then 7.4 lang yung maximum niya. Ayan. So, ayan, yung kanyang total is 7.6 currently. So, nasa 60% yung kanyang charge. So, factory charge kapag chinarge mo niyan, and then ginamit, possible na mas lalakas pa siya. Ayan. So, yan lang. So, proceed na tayo sa ating test firing. So, ayan. Test firing tayo ng ARP 9 version 2. So, medyo pagpasensya na yan. May background music tayo. May nag-iinuman na sa labas. So, ayan. To manage the expectation, ayan. May battery tester tayo. So, factory charge pa to. Hindi ko pa na-charge. So, ayan. I-connect lang natin. Okay, connect lang natin siya. So, itong ano, yung output terminal, siya yung sasaksak. And then, yung negative, yung black, ilalagay dun sa negative terminal na yun, negative. So, connect lang. Yun. Then, i-change yung type to light ion. Ayan. So, currently, yung charge niya lang is factory charge, which is 58% na lang, 7.58. So, mataas pa rin sa rating niya na 7.4. Yung battery is, ayun, 7.4. 100 mAh. So, mode, first cell is 3.8. So, mataas pa rin. Second cell is 3.7. Okay pa rin. Ayan, min max, yung difference nila is 0.20 lang or 18. So, hindi naman ganun kalaki yung fluctuation. Okay naman, stable siya. So, all good. 7.58 yung total niya. So, ayan, goods yung battery, factory charge. I-connect ko lang siya ulit sa ating unit and then let's do test firing. So, ayan, battery connected na tayo. I-mag frame na natin. Loaded na rin yung magazine. Ayan. Ayan, goods na yan. Testingin natin. Tingnan natin, may lumalabas na. Yung goods na. Then, turn on na natin yung chronograph. Naka-calibrate na yan. Then, let's do test firing. Lagay lang natin sa average screen. So, testing ARP version 2, Tiangong ARP. 10 semi-fire para sa FPS lang. Firing now. Sa kanyang test fire, maximum niya is 252, minimum 227, and then average niya is 240. So now, the test fire tayo ng full auto. Ayan. Para makuha ang kanyang rate of fire. So reset.
Ayan, Tiangong ARP version 2. Full auto, 10 rounds, please, para makuha yung FPS and rate of fire. Now firing. Ayan. Maximum 230, minimum 244, average 263.5. Rate of fire, yun. Average rate of fire 9 rounds per second. So, goods na goods. Okay na okay yung kanyang FPS. Maabot ng 250-ish, ganun. So, around 230, 250. So, yun, may motor ng alas. So, mababasa naman ngayon, okay? So, yan. Next. Test fire naman tayo sa karton, pero mag-quick reload lang ako. Yan nga, bitin yung bala nito. So, advisable, double magazine or drum mag. So, quick reload lang. Yun, so, nakapag-reload na. Firing semi-auto sa karton. Tiangong AFP version 2. Yun, full auto. Lang. Ubus na nga. So, medyo bitin. Assess natin yung damage niya. Ayan. Okay. So, ayan. Tiangong ARP version 2 test firing. So, ayan in conclusion. Yung sa rate of fire niya is 9 rounds per second and yung FPS niya is average siya ng 250 FPS. So napakasulit, napaka-powerful para sa kanyang size and sa kanyang price. So mga pricing nito is naglalaro around 3,500 to 4,500 depende na sa seller nyo and sa mode ng kanilang transaction. Pero average is nasa 4,000 to. And ayun, kung pros and cons, ating pag-uusapan. So pros, yun nga, sulit na for its price range. Napakaganda ng quality, solid nylon, mag prime, blowback. And yun nga, meron na rin siyang solid na FPS and rate of fire. Average rate of fire na round 9 rounds per second. And then, maganda rin yung kanyang gearbox dahil Gen 8. Marami yung compatible. Marami yung, marami rin siyang compatible or replacement parts. And ayan, yung rails niya is standard rails, so another pros yun. Dahil hindi ka na kailangan mag-adaptor kasi mostly sa mga accessories are standard rails yung kanilang lagyan. Pagdating naman sa cons, yung masasabi kong cons dito is yung kanyang magazine size. So, mabibitin ka sa 150 or 120 rounds na paglalaro. So, hindi mo papansin kapag nag-enjoy ka na is mabilis lang maubos yun. Though may mga nabibili naman na coupler and extra magazine. So, pwede ka na lang bumili ng extra stick mag or yun nga, yung drum mag na around 1,000 pesos. So, yun lang yung naisip kong cons. Diba? So, yun. And, diba? Further upgrades. Ano ba yung upgrades na susunod pa dito? So, dahil naka-standard pa lang siya na nylon gearbox, nylon gears, 7.4 battery. So, yung mga standard upgrade dito is pwede kang mag-metal gears. After mag-metal gear is, yun, kung gusto mo pang palitan yung mga o-ring niya and cylinder head para mas tumaas yung FPS mo, gumamit ka ng mas quality na o-ring. Mag-double o-ring ka rin sa kanyang nozzle. Sa cylinder, alam ko is naka 90% siya. Pero malalaman natin niya pag bubuksan natin. All good na dyan. So kapag nag-metal gear ka, durability yon para mas pang matagal lang. Kasi nylon gears, katagalan magpupudpud dyan. And
Yun, motor. Pwede ka mag-high torque ng motor. Alamin na lang natin ano yung size ng motor niya. Pero alam ko, short to na 460 or 480. So, not sure. Alamin na lang natin pag bubuksan, pag start natin yung upgrading session. Then, yun, magre-rewire ka dito para ma-accommodate niya yung 11.1 volts. So, pinakahuli yung battery upgrade. So, pinakalas kong ma-advise yun. Kasi once na nag-battery upgrade ka, naka-nylon gears ka, baka di kayanin ng standard wire mo kasi tumaas yung voltage na dumadaloy sa unit, baka masunog. And, yun nga, kung man kinaya ng unit yung 11 volts, and then, nylon gears ka, mabilis na mapupudpod yung nylon gears. Based on experience, sa in 11 volts ko, nag 26 rounds per second yung kanyang rate of fire. Pero yung FPS is ganun pa rin, nasa standard na to kung anong na-clock nyo or na-kuha nyo yung FPS without any upgrade sa mga parts na makakapagpataas ng FPS. So, yung battery parang more on rate of fire yung ibibigay niya. And then siguro slight boost FPS. Pero yun, other than that, other upgrades. Ayun, pinaka-advisable na upgrade mo talaga is mag-drum mag ka. Para tuloy-tuloy yung saya and hindi ka mabibitin. So, final verdict, sulit ba siya? Sulit ba? Oo, okay siya. So, ma-advise ko siya mostly na kapag may M4 ka na, pwedeng dito ka na siya yung isunod mo na unit, or kung yun nga, kung trip mo yung mga short units, isa siya sa mga pinaka highly advisable and yun, pinaka sulit na unit na pwede mong mabili on its price range. So yun, yun yung ating review, unboxing and details para sa Tiangong ARP. Hopefully nagustuhan nyo ang ating review. So kung meron kayong mga suggestions, feedback, violent reactions, comment nyo lang sa comment section. And don't forget to like, comment, and subscribe. And i-share nyo rin ang ating video para makatulong rin sa ibang kajal blaster. And please hit that notification icon. Make sure na nakafollow kayo para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So, yun. Until our next video. Thank you.